Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo yung magkwentuhan. NBA Action, November 16, Martes. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So, game updates tayo. First game natin ay nakuha ng Boston Celtics ang panalo laban sa Cleveland Cavaliers sa score ng 98-92. 23 points, 6 rebounds si Jason Tatum. 17 points, 9 rebounds si Al Horford. 14 points si Marcus Smart at 12 points naman si Dennis Schroeder. Sa Cavs naman ay 28 points si Ricky Rubio, 26 points si Chetty Osman at 17 points kay Darius Garland. Ang Celtics ay aangat na sa record na 7 wins and 7 losses. Nag-collapse naman ang New Orleans Pelicans laban sa Washington Wizards sa score na 105-100. 27 points, 9 assists si Spencer Dinwiddie, 18 points si KCP, 15 points si Montrezl Harrell at 11 points, 10 rebounds naman kay Danny Avdija. Sa Pelicans naman ay 31 points si Brandon Ingram. Sa game na ito ay lumamang na nga ang Pelicans ng 19 points. Ngunit sa second half ay na-outscore sila ng Wizards ng 64-42 at talagang total collapse lang sa bahagi ng Pelicans. Mananatili na hawak ng Wizards ang number 1 record sa East na 10 wins and 3 losses. Close win naman para sa New York Knicks laban sa Indiana Pacers sa score ng 92-84. Si Derrick Rose ay gumawa ng 14 points, 5 rebounds at 6 assists. 16 points si Kemba Walker, 11 points, 11 rebounds si Julius Randle at 16 points din si Emmanuel Quickly. Sa Pacers naman ay 21 points, 15 rebounds si Sabonis at 22 points, 8 rebounds at 7 assists naman kay Malcolm Brogdon. Malaking dahilan sa panalo ng Knicks ay ang kanilang napakasolid na depensa, lalo na sa fourth quarter kung saan na-limit lamang nila ang Pacers sa 10 points. Back-to-back wins naman para sa Atlanta Hawks matapos silang tambakan ng Orlando Magic sa score na 129-109. 23 points si John Collins, 23 points din si Trae Young, 20 points, 15 rebounds si Clint Capela at 20 points din kay Bogdanovic. Sa Magic naman ay 29 points, 11 assists si Cole Anthony, 19 points si Franz Wagner at 19 points din si Terrence Ross. Solid win naman para sa Dallas Mavericks laban sa Denver Nuggets sa score na 111-101. 29 points at 11 rebounds si Kristaps Porzingis, 23 points, 7 rebounds at 11 assists si Luka Doncic, 19 points si Tim Hardaway Jr. at 17 points naman kay Jalen Brunson. Sa Denver naman ay 35 points at 17 rebounds si Nikola Jokic at 17 points, 8 assists naman kay Monte Morris. So another solid performance para kay KP. Sa kanyang last 3 games ay may average nga siyang 28 points per game. Bagamat nakuha ng Mavs ang panalo, bad news nga sa kanila dahil nagtamo ng ankle injury si Doncic. At ang masaklap nga dito ay nangyari ito mga kaibigan sa last 50 seconds ng game kung saan decided na ang lahat. Agad na dumiretso si Doncic sa locker room. Maghihintay pa tayo ng mga latest update dyan. No Jimmy Butler, no Bam Adebayo, no problem para sa Miami Heat matapos silang talunin ng OKC Thunder sa score na 103-90. 26.7 rebounds at 6 assists si Tyler Hero, 21 points si Duncan Robinson at 11 points, 11 assists naman si Kyle Lowry. Parehong nagtala ng madaming turnovers ang dalawang team sa game na ito, ngunit magandang panalo pa din ito sa Miami Heat given the fact na wala nga si Butler at Bam Adebayo. Inambaka naman ng Memphis Grizzlies ang Houston Rockets sa score na 136-102, 22 points, 6 rebounds at 6 assists si Ja Morant, habang sa Rockets naman ay 15 points si Jalen Green. Ang Rockets ay babagsak na sa record na 1 win and 13 losses. Dikit na panalo naman para sa Phoenix Suns laban sa Minnesota Timberwolves sa score na 99-96. 28 points si Devin Booker, 22 points, 12 rebounds si DeAndre Ayton, at 21 points, 8 assists naman kay Chris Paul. Sa Minnesota naman ay 22 points si D'Angelo Russell at 35 points, 11 rebounds si Karl Anthony Towns. Dahil sa panalo na ito mga kaibigan ay natanggap na ng Suns ang kanilang ikasyam na sunod na panalo. Panalo naman ang Portland Trailblazers laban sa Toronto Raptors sa score na 118-113, 29 points si CJ McCollum at 24 points, 8 assists naman kay Damian Lillard. Sa Raptors naman ay 22 points si OG Anunoby, 20 points si Pascal Siakam, 16 points, 7 assists si Fred VanVleet, 18 points si Gary Trent Jr. at 18 points, 8 rebounds din si Scottie Barnes. At sa ating last game ay nakuha ng Chicago Bulls ang one-sided win laban sa Los Angeles Lakers sa score na 121-103. Si DeMar DeRozan ay nagtala ng 38 points at 8 assists, 27.7 rebounds at 8 assists din si Lonzo Ball while shooting 7 of 10 sa 3 points, at 26 points, 5 rebounds, 5 assists naman kay Zach LaVine at kasama din dyan ng 6 na 3-point shots. Sa Lakers naman ay 25.6 rebounds at 8 assists si Russell Westbrook, 28 points si THT at 20 points din kay Anthony Davis.
Sa game na ito ay napatalsik din si Anthony Davis sa third quarter matapos niyang sigawan ng referee. Malamang buhat na rin nga ito ng kanyang frustration sa depensa ng Chicago Bulls. Bawat pagkakataon nga na mahawakan niya ang bola ay automatic na dumadating ang double team, kaya naman credit sa kanila. Buong game nga ay naging dominante ang Bulls, ngunit again sa third quarter nang collapse ng tuluyan ng Lakers. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!